Yo mga kapadyak! Welcome back sa aking channel, Marino Padyak Air Vlog. Sa video na ito, ipakikita ko sa inyo kung paano kalasin at linisan ang freewheel cassette. Sana makatulong sa inyo mga kapadyak. Pero bago natin niya simulan, gusto ko munang pasalamatan lahat ng nag-subscribe sa aking channel. At higit sa lahat sa mga taong walang sawang nag-share ng aking video. At ganun din sa mga nanonood. Maraming po salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ganun din kay Mark Aldrin Taban. Tol, maraming salamat sa iyo. Ikaw yung naging susi ng lahat ng ito kung bakit andito ako ngayon. Maraming salamat sa iyo. Mga kapadyak, simulan na natin kung paano siya baklasin, paano natin siya lilinisan, at paano natin siya gagrasahan. Simulan natin kalasin yung ating cassette. Pero bago natin siya tanggalin dito sa rim, kailangan natin muna luagan yung lock para madali natin siyang mabuksan. Kasi kung kalasin agad natin siya sa hub niya, mahirapan tayong magtanggal ng lock. So, una natin gagawin is paluluagin muna yung lock sa ibabaw. Yun. Medyo may kahirapan siyang kalasin dahil nang maliit lang yung butas niya, kung kita nyo naman. Tapos mayroon tayong tools talaga na pantanggal ng lock. Ang pihit niya, hindi pa kaliwa, bali pakanan siya. Pakanan ng ikot yan. Once naluag na siya, kalasin natin yung cassette. Tanggalin natin sa hub. So, ito mga kapadyak, medyo may kadamihan yung bearing nito, tapos napakaliliit. Ito na lang yung ipo-focus ko, yung kakalasin natin. Mas importante ito kaysa nakikita nyo ako, para at least kita nyo yung ginagawa ko. So yung pihit po pakanan, since niluagan na natin siya, ang purpose natin para madali na natin siyang kalasin. Kasi kung hindi natin siya luluagan agad, hindi natin basta makakalas yan, mahirap hawakan. Yan, pigilan lang natin yung lock. Yan. Yan, kita nyo, sobrang liit ng bearing niya. So, kaya kailangan pakapakaingatan. Yun, kagaya nga doon sa previous video ko, kailangan natin yung magnet palagi. Yan, gamit yung maliit na Philip para itulak pa ibabaw. Yan, napakadami nito. Tuyo-tuyo na talaga. So, nakuha na natin yung sa ibabaw. Sa ilalim, madami pa din to. Mas madami sa ilalim yan. Kita nyo naman, wala na siyang grasa. Yun mga kapadyak. Kalasan natin. Yan. Mas madami yung nasa ilalim nito. Laglag na lang natin dito. Yan, so napakasimple lang din. Medyo maliliit nga lang yung bearing niya tsaka yung pagkakalas. Yan. Linisan natin. Tapos ito naman yung isunod natin. Ito, kahit hindi na natin tanggalin, may pinaka-ring lang siya dyan sa loob. Yun yung nagpipigil dito. Yan, kung makikita nyo, linis na. So, ipakikita ko sa inyo kung anong tayo nyan. Yan, bali siya yung tumatama dito sa mga ngipin-ngipin niya. Ganun yan. Yan. Oops. 7 speed na Shimano na freewheel. 36 yung sa ilalim niya, sa ibaba. 29 niya, tama. Ibabalik na natin. So, lagyan na natin ito ng grasa. Yan. Lanan taman-taman daw, ibalik natin isa-isa. Oh. Dikit-dikit natin. So, taman-taman dami lang ng grasa. Tapos yung pagbalik niya, ito kailangang sakto talaga para mabilis lang ibalik.
Yun. Ayun, naibalik na natin mga kapadyak. Yan, okay na. Ah, madali na to. So ayan mga kapadyak, oh, okay na, ibabalik na natin yung lock. Yun, ganun lang. Yeah. Yun mga kapadyak, oh, kita nyo naman, maganda na ulit. Doon pa natin ito ikpitan mamaya pag naikabit sa hub. Yan, lagay-lagay natin to para hindi ito magilid. Yan. Yan. Yun mga kapadyak, ayos na. At nakapag-share na naman ako sa inyo ng panibagong tips kung paano gawin ang free will cassette, paano grasahan, paano linisan. At kung gusto nyo makita pa ang iba kong bike tips, click nyo lang ang description at ilalagay ko sa description na ito yung mga link ng previous kong bike tips. At kung nagustuhan nyo naman ang video ito, please like, share and comment. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button below and click the notification bell para updated ka pa sa susunod kong video. Mga kapadyak, ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat at see you on my next video.